saying in a loud voice, Hear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven, saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Ye say in the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. And I look and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap, for the time is come for thee to reap. For the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple, which is in heaven. He also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. Sabay-sabay. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. Pagkatala na muna namin. Bigyan niyo po kami pangunawa, Panginoon. Pasensya, Panginoon. At pangunawa, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord, na ilang linggo na namin tinatakil. So, I pray, Lord, na kayo po yung bigay sa amin ng pangunawa ulit. At tiyagay namin ito, Lord. Makita namin ang future, Panginoon, ng aming mundo, Panginoon, especially mga hindi maliligtas. Salamat po sa mga susubukin tulad namin, pero kayo po ay ililigtas niyo, Lord. So I pray na ayandahan niyo po ang bawat isa. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po lahat sa lahat. Wala na naman ako. Ang title po nito is The 144,000. Okay, Revelation 14. Hindi ko alam kung matapos tayo. Ano yan? Okay. Dito na kayo. Hindi ba kayo kaya siya dito? Lalamig. Ikli ka sinusuot mo eh. Okay, ba't ako hindi nilalamig? So, pakita ko nga po sa inyo yung ano. Dito ba yun? Tayo po ulit ay nasa Revelation. Images, download. Sana ba yun? Tempers. Wala pa ako internet. Thank you.
Hindi ko ba nakipakita sa inyo yung chart? Yung chart na... Ah, naka-word hindi yun eh. Yung... hindi. Dali ah. Para lang maintindihan, sige, doon na tayo nga sa naka-word. Ba't wala din? Ayan. Ito ko. So, last, medyo matagal lang kasi tayo, no? Nakita niyo po yan. So, outline po yan na ginawa ko para ma-match-match natin, no? Kasi yung first 11 chapters po ay yung 22 chapters ng Revelation na hati yan sa dalawa. Yung narrative, okay? Pero hindi exactly magkakatapat yan. Pero so, yung last, yung chapter 12, halos may katapat yan sa chapter 1. In a sense na nangyari yon sa 1st century AD. Okay? And then, chapter 2 to 5, 2 to 3, 1st century AD pa rin. Chapter 4, may vision lang, pinakita kay John. And then, chapter 5, pinakita po dun yung seven seals, yung book na may seven seals na i-open. So, unique po yun sa unang part. Okay? Pero dito sa chapter 6, and yung some part of the chapter 12, yung chapter 13, last, kung kailan tayo nag-revelation, last chapter 13, yung 666, di ba? Lala nyo ba? Matindi talaga itong 666 na ano eh. Biloy mo, dahil nag-view. Siguro na lumalabas sa ano nila, search. Mga tao talaga naghahanap na ngayon ng katotohanan. Sana makasumpong kayo ng katotohanan, okay? So, dami na gano'n eh. Unusual. Anyway, yan po yung, nakita nyo po dyan, chapter 6 and chapter 12 and 13, yung period of the tribulation. So, again, yung 7 years, hindi lahat yung tribulation. Yung first part ng 7 years, yung 3 and a half is, yung tawag natin tribulation. And then later, yung great tribulation. Nasa bandang huli ng tribulation. And then yung second part ng nag-zone out na si Rafi. Sumukan niyo lang ano, sundan. Okay. So yung second part ng 7 years, ang tawag doon is the period of God's wrath. Nabasa natin kanina yon. Yung sabihin, galit ang Diyos, paparusahan niya na yung mga hindi maliligtas. So bago niya gawin yon, i-rapture muna yung mga ligtas. Okay? Nabasa natin mamaya yon. Okay? So, yan po yun, ha. So, sa chapter 6, inopen yung 6 seal, and then, doon na nakita yung sun, moon, and stars darken. Hindi pinakita yun sa 13, but, yung mga time, yung mga events na nangyari sa 6 and 7, may kukumpara natin dito sa 13, and then, mamaya yung 14. Okay? Hindi yan. So, kaya dyan na-cover yung chapter 7, yung rapture. Okay? Ma-cover ulit sa chapter 14. Okay? And dyan yung 144,000, 12,000 per Israel tribe. So, punta po tayo sa ating text. Kaya sabi dyan, and I look and lo. So, nagtataka na po. So, aabot ba yung mga Kristiyano sa tataka ng 666? Karamihan tao, ayaw kahit naman sino, ayaw umabot dun eh. Kaya yung vaccine na yan ay... Nasabi niyo ba, 666? Mukhang hindi pa naman. Pero, ang nakikita ko doon, pwede nilang ano yun, gamitin na dahilan din. So ngayon, di ba, pinipilit na iba. Yung iba hindi pinipilit, pero yung iba pinilit na po. May kilala ko, Singapore nata eh. Uy, kami dito lahat, bakunado na eh. Kasi wala kami magagawa eh. Hindi na sila nag-isip. So, later, pwede nilang gawin ganun, di ba? Tatatakay na kita ng microchip. Okay, yung sinasabing, nabanggit ko ba yung last week, yun naman yun eh, microchip. Bakit microchip ang kasi nga, may technology na ngayon. Naintindihan niyo ba mga bata yung microchip? Na itong tablet na to, ang daming chips nito sa loob.
So kasi nag-process na information. Pero pag ikaw, hindi mo kailangan na masyadong maraming process. Kailangan mo lang parang credit card. Alam niyo na ba yung credit card, mga bata? Meron lang number doon. May identification na ikaw, sa'yo yun. Okay, mahabang number na yun. So, ito ay inisyo kay DM. Sa'yo yun, di ba? So ngayon, pag... Ito, salamat. Ngayon tayo, Pops. Gamitin ko kaya to. Puro utang ba to? James Sanyo. Sinabi yung information. Hindi. So, may mga information dito na pag sinabi mo online, pwede nang gamitin yung tao. Alam nyo ba yan? Okay. So, yan number na yan. Yung pangalan ni Brad. Tsaka yung nasa likod na to, hindi nyo nakita, di ba? Ngayon, pwedeng umutang si Brad. Ganyan, pumapunta siya sa, para sa mga bata. Pinagamit mo pang grocery, di ba? So, ako din minsan. So, ipapakita lang niya sa Pure Good, sa SM. O, yan na. Bibili na ako ng grocery ko. Yan, bayaran mo na. Paano na bayaran to? Walang lamang pera to. Identifier lang to kay Brad. Siya siyang may-ari nito. Tapos, pag kinaskas mo yun doon, i-re-record lang to. May utang si Brad, si Brother James Sanyo, may utang ng ganyan kung magkano binili niya. Naka-record yun at nakakabili na siya. Later niya babayaran yun. Ito din yung mga bata, para sa inyo ito sinasabi ko, ha? Sino nakaintindi? Sino hindi? Ito din niyo ba? Paano nakakabili yung plastic? Ha? Utang yun. Or, posible na, pag debit card naman, may pera siya sa bangko, kunwari, 100,000, i-deduct lang yun dun. Record-record lang yan. Parang utang, parang ano, parang pera din. Ang pinambayad mo yung account mo, okay? So, ganito ang problema. Alam nyo ba, pag ikaw ay person of interest, kunwari, na pagbintangan ka, or si pastor nyo, kunwari, may sinasabi ako dito against kay Duterte, kay Trump, o kaya kay Duque, napagdiskitaan ako. Pwede niyang ipablock yung aking credit card, debit card. Paano ako bibili? Kung wala akong cash. Atitihan niyo ba yun? So, mangyari, patay ako. Hindi ako makakabili. So, mamalimos ako. So, ganun yung mangyayari nung last time natin sa 666. Kasi yun ang pinaka, balikan nga natin. Ito po, ah. Para sa mga wala. And he crossed all, both small and great, rich and poor, free and bad, to receive a mark on his right hand and their forehead, that no man might buy or sell, save he that had the mark. Sa Tagalog, kung wala ka raw nito, hindi ka makakabili kasi kontulado na nila eh. Naitindihan niyo ba yun? Ngayon, wala sila, hindi nila matatrack yung cash. Di ba? Kasi pag may kaibigan ako, nagbigay sa akin ng pera, wala sila magagawa dun, makakabili ako. Pero kung ito, ang daling itrack nito, di ba? Pag ito nawala, tinatawag lang to, uy, nawala yung credit card ko. Paki-block. Pag binlock na nila yan, hindi na magagamit ng sino nagnakaw. Naitindihan niyo ba? So, pero ngayon, okay lang yun, tama lang kasi magnanakaw yun. Pero pag pinag-interesan ka lang, katulad nga nun, galit sa preacher, nangyari po yun sa mga may kilala kaming ganun. Galit na galit sa kanila kasi nag-preach nga sila against sa mga baklas, against sa mga loko-loko. Napagdiskitaan sila, blinak yung ano nila, yung mga account nila sa bangko. Paano yun? Eh, doon sila nagtatransak. Nakita niyo yung sabi ko? So ngayon, may cash pa naman tayo ngayon, pero karamihan nangyayari ngayon dito na yung iba, yung mayaman. Nakatulad ni Brad. Salamat, Brad, ha? Kaya sa Pilipinas, marami pa rin cash, okay? So, kaya ako, di ba, pag inalis na nila yung cash, kasi pwede nilang gawin yun, eh. At gagawin talaga nila yun. Ngayon, yung mga nabasa ko na, ano, hindi raw advantageous yun. Dapat, at least, may matiling cash ako, dun ako pabor. Okay, gumagamit din ako yan, eh. Pero at least, may cash, ibig sabihin, kung talaga nagkagipitan, di ba? Pwede kang gumawin ng cash. Pag puro ganyan na tayo, electronic, madali na tayong tirahin. So, lahat ng Kristiyano, sino ba yan? Eh, nasa database na lang, ngayon, may national ID na. Okay? Pati bata ro, kinukuha na. Ba't kailangan ng bata yun? Hinahanda na yan. Hinahanda na kayo. Hinahanda na tayo para
Katulad nga yung vaccination eh, gusto nilang i-ano na yan eh. Gusto nilang i-mandatory na. Diba? Lumaban yung mga tao. So, kaya please, huwag kayong magpabakuna. Matalino kayo anyway. Nasa inyo pa rin yun. So, yan. Natapos natin yun. So, kung wala ka nung mark, hindi ka makakabili. Ano nangyari? Next. And I look and lo, a lamb stood on the Mount Zion and with him 144,000 having his father's name written in their forehead. So, nabanggit din po yan sa Revelation 7. Balikan natin. Okay? Ano nakita natin dito? Yan, ito po. Sabi dyan, saying, hurt not the earth, nor the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. So, masama ba yung mga servant of God? Iba to ha, iba yung, kasi ginagaya nito sa Book of Ezekiel, nakalimutan ko lang saan. Gagayahin talaga ng Antichrist yung, kasi sinabi yung sa Ezekiel, na yung mga lingkod ng Diyos, tatatakan talaga. Ito na yun. Yung mga lingkod ng Diyos talaga, tatatakan din. Pero hindi tayo yun, kasi ito yung mga resurrected Israelites. Mamaya, magpunta natin yan. Kaya sabi lang dito, and I heard the number of them which were sealed, the number daw ay 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So, parallel talaga to nung sa chapter 14, diba? So, dito lang maganda dito sa chapter 7, inisa-isa, parang hindi ka malito. The tribe of Judah, 12,000 tribes. So, 12 tribes, 12,000 isa. So, babalikan natin sa 14 yan. Sila pala yun. Okay? So, anong gagawin pala niyan? Yun ang tanong. Hindi sinabi doon, 7. Pero dito, binigay yung ibang detalye. Nakikita niyo yung style ng Bible? Ulitin ko, pakita natin dito. Napansin niyo ba bakit yung Gospel Book 4? Bakit 4 yun? Napaka-redundant naman ng Diyos. Hindi niyo ba alam na natin na pinanganak si Jesus sa Matthew, ba't uulitin pa sa Luke, binigyan lang ng konting detalye pa, di ba? Ba't ganun? Ba't kaya ganun? Sinong gumagawa ng redundant nyo? Kaya gusto natin, pag meron ng isa, tama na yun, di ba? Minsan. Pero minsan, kailangan yung redundancy. Bakit? Madaling intindihin. Give me detail, tumalab sa puso, ano pa? Tama lahat yun, ano pa? Naalala. Ang gusto kong sabihin, tama yung sabi ni Bad, ibang details. For example, ganito kasi, kunwari, si ako, nagsabi ako sa inyo, ganyan. Kaya nga, pinagtestimony ko si Bad dito, sa Calvinist, di ba? Baka sabihin, si Pastor ang kiniwala dyan eh. Pag nagsalita yung ibang tao, iba yung pagkakasabi niya, pero the same details, iba lang yung pagkakasabi. Okay, hindi the same details, pero isa lang yung spirito, isa lang yung idea, isa yung tenor, isa lang yung gist. Yan, dahil synonyms nun. So, pag inulit-ulit siya, tapos binigay niya, nakuha niya sa kanya ibang detalye, kasi iba yung salitang nakakonek ko siya sa kanya, okay, sa akin, nakakonek yung iba. So, kaya ganun yung apat na gospel, isa lang yun, buhay ni Jesus, pero yung iba nauulit, yung iba, ibang paraan sinabi. Katulad si Judas, hindi siya pinangalanan yung ano sa ibang gospel, sa John siya pinangalanan, siya pala yung Judas. Eh siya pala yung kay ano, kay Mary the Magdalin, okay? So marami, ganun po 'yan. So ngayon sa Revelation, ganun din. So nabanggit na sa chapter 7 yung ibang detalye, uulitin ngayon dahil sa second narrative from 12 to 22, uulitin yung ano, ayan yung mga ibang details sa 144,000. Okay, so ulitin natin dito. So sabi dyan, they heard from heaven as the voice of many waters and as the voice of a great thunder. Okay, natataka na po yung mga servants ha. So ang tanong actually, magandang tanong to kasi ang daming pumepeki nito. Kaya kung sabihin nyo, no? Parang di ko didetalye lang sa chapter 7 kasi nga alam ko ito yung detalye. So sino ba yung 144,000? Ang kilalang-kilala dyan na pineki nila yan, yung mga, hindi ko alam kung Jehovah's Witnesses o SDA. Sino ba? Sino pinaano natin dito? SDA ba yun? Masasabi nila, sila daw yun. Yung mga matatapat na Jehovah's False Witnesses ata, sila daw yun. So yung hindi papasok doon, Jehovah's yun, no? False Witness. So, yung matatapat lang yung 144,000, tapos yung sila,
sa lupa lang. Sabi naman ng mga Baptist na iba, tsaka yung mga ibang sino-sino na, mga Hudyo daw to. Kaya pag nagbasa kayo ng prophecy book, ganun lagi, mga 144,000 Jews. 144,000 Jews, paulit-ulit po yung kaya halos lahat, ganun na rin ang paniniwala kasi nabasa nila. Pero sa Bible, hindi 144,000 Jews. Walang Jews dyan. Anong pinagsabi kanina? Tribe of Israel. Iba yung elders. Sabi kanina sa chapter 7, galing sa Israel. So magkaiba ba yung Israel tsaka yung Jews? Yes. Okay, naalala nyo ating mapa. Dapat lagi dito lahat ng files ko eh. Saan ba yun? Tabernacle. Yung mapa ko ng laba ako nun. Anyway, parang meron ako nun. Anyway, so yung Israel, ilang tribes? 12. Nahati sila, di ba? Nabasa na natin sa ating Bible reading. So after ni Solomon, namatay Solomon, pumalit sa kanya yung anak niya, medyo mahina yung anak niya, kaya, at sinumpa rin sila ng Diyos kasi loko-loko din sila eh. Yung ginawa, yung 10 tribes binigay kay Jeroboam. Yun lagi nababasa natin, son of Nebat. Diba, kanina. So, ginaya siya ng mga Israel. Northern kingdom yun. Okay? And then, yung southern kingdom, yun yung Judah. Okay? So, maraming taon, hiwala yun. Di na nagsama ulit yun. Laban-laban na yun. Hindi na ulit sila nabuo. Okay? So, pero ang unang nasakop yung nasa north. Nasakop ng ibang bansa, Assyria. So, na nasakop yung Israel, wala na Israel. Natutunan na lang, Judah. So, for 200 plus years, saka na nasakop yung Judah ng Babylon. So, ang tanong ko ngayon, ano yung mga Hudyo? Sino yung mga Hudyo? Israel? Hudyo, isa lang ba yun? Hindi, kasi nga, Jew yung nasa south, Israel yung nasa taas. Magkapareho ba yun? Magkalaban nga yun eh. Dati silang iisa, kaso humiwala yung sampo, natira yung dalawa, tinawag na Israel yung taas, isa ba ba, Judah, kasi siya yung pinakamalaking tribe doon sa mga pangyarihan. Okay? So, isa lang ba yung Jew, tsaka yung Hudyo, yung Israel? Tingnan natin sa Bible. Maganda to kasi may mga nakikinig online, kung meron man. Tingnan natin yung unang pagkakagamit sa Jews. Word. Kaya sinesearch lang natin. Ito po yung una na ginamit yung word na Jews, at titingnan natin kung sila ay Israel. Okay? Medyo mahaba ito. Anyway, so si Pekah, son of Remaliah, Ahaz, the son of Jotham, king of Judah, began to reign. So sino daw yung hari ng Judah? Si Ahaz. Okay? Yung sa taas, hindi sinabi dyan eh, pero yung sa taas is si Pekah. Okay, si Ahaz sa Jerusalem. And then, so loko-loko na rin siya, ginaya niya yung ano, no? So itong Rezin na to, ito ay king of Syria. So yung Syria po, nasa taas lang din yan ng Israel. Okay? Sorry, wala akong ano. So ngayon si Rezin tsaka si Pekah nagkaroon ng alliance. Okay? Ang kalaban nila is ito yan. Sino, ang Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem. So ano yung Jerusalem? Judah yun. Nasa baba. Okay? Yung Syria, mas mataas pa yun. Ito yung Israel, ito yung Judah. Itong dalawang nasa taas nagsama ang pwersa. Si Rezin, Syria, Pekah, Israel. Ito si Ahaz, Judah. Okay, nag-away sila. Okay, magkakampi nasa taas yung si Syria saka si Israel.
In the time that the king of Syria recovered Eilat to Syria and drave the Jews, ito yung kaninang unang, nandiyan pa tayo, ito. So yun na nga, so kinalaban itong Syria tsaka Israel si Judah. Okay? Pero hindi niya kaya, sabi. So sabi dito, and that time, Rezin, king of Syria, recovered Eilat to Syria. Ibig sabihin na, nabawi. May isang teritoryong nabawi yung Syria. And drave the Jews, pag sinabing drave, ibig sabihin, pinalayas. Okay? Sino daw yung pinalayas niya? Mga Hudyo. So yan ang unang gamit ng word na Jews sa Bible. Okay? And the Syrians came to Eilat and dwelt there unto this day. So ang tanong, sino yung mga Jews? Sino ba kalaban nila? Isa lang naman, di ba? Yung mga Judah. Magkatunog ba? Judah. Parang China, Chinese. Matira sa Pilipinas, Pilipino. Eh, sinong tawag sa mga Jews? At mga taga-Judah, hindi Jews. So, malinaw ngayon na Israel ay hindi Judah at hindi sila iisa. Ngayon, dati isa sila. Ang tawag sa kanila, Israel. Pero nung tinawag na silang Jews, ito sila. Hindi sila buo. Okay? Excuse. Kaya again, maling-mali siya sabi ng iba na 144,000 Jews. Kasi yung Judah lang yun. Yung binasa natin kanina sa Revelation 7, ay 12 tribes of Israel. Nung sila ay buo pa, tawag doon, United Kingdom ng Israel, doon kumuha ang Diyos ng 144,000. 12,000 for each. Okay? Nag-iintindi lang ba tayo? So, ngayon, sino ngayon itong mga to? Eh di, saan ba sila nakita? Tingnan natin. Mount Zion. Saan ba yung Mount Zion? Okay? Tingnan natin doon mula sa 7 ulit. Balik-balik tayo dito eh. Yan, sinilian sila, di ba? Nasaan sila? Una sinabi dito, angel ascending from the east. Having the seal of the... Pero angel yan eh. Pero yung sinasabi nila, ang kausap niya yung mga... Yung mag-hurt sa ano? Sa earth. Sabi, huwag nyo munang sirahin yan habang hindi naseselyoan yung mga servant. So, paano natin malalaman kung nasan yung servant? Tingnan natin dito. Nasaan ba by the way? Nasaan ba si John dito? Nasa langit siya. Okay? Doon niya nakita po ito. Kaya sabi dito, and I, after this I beheld and lo a great multitude which no man could number of all nations and kindreds of people and tongues stood before the throne, before the Lamb. Saan yun? Hindi sa langit. So nakita niya pala yung 144,000 tsaka yung mga multitude. Ito po yung mga na-rapture na. Okay, sabi na rapture yung kinuha ng Panginoon sa lupa. So bago tayo mapatay lahat, kasi may mga drones na lahat yan, hindi tayo nakakabili. At tataka tayo ng ano, hinahabol na tayo, namumundok na tayo. So, munti ka na tayo mapatay, pero na-rapture na tayo niyan. Kung masama tayo dyan, ha? So, malinaw po na nasa langit yan. So, kung nasa langit sila, tapos, balik ulit tayo sa 14. Balik-balik tayo dito. So, sila ay tinatakan daw para sila ay, para saan yung tatak? Saan ba yun? Sinabi ba kanina yun? Hindi, sa ibang part sinabi yun, no? So, saan ba yun?
her name. Makita. Seal, yan. Heard. Hindi yan, hindi yan. Seal servant. Yan, okay. Sa 9. Revelation 9, natapos tayo 7, 8, 9. Ito po yung nagbabagsakan ni wrath of God. Okay? Nasabi dito, it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God on their forehead. So yung mga tao lang ang pinipili ng mga sa wrath of God. Sino ba to? Sa ano to eh? Sa locust. Yan, yung mga locust. Naalala nyo ba yun? Sino ang dito na lang? So yung mga locust na parang may scorpion, as face of a man, mahaba buhok, breastplate of iron, di ba? So, sino ang dito na no? Di ba? Dinemonstrate ko pa yun dito eh. So, nakakatakot sila kasi hindi sila mapatay. As ikaw, hindi ka rin mamatay, pero tutulungan ka nila. Nang, agating ka nila. So, sino daw sasaktan nila? Yung mga walang mark. So, ano yung sabihin ngayon ito? Nabubuo na ba sa utak nyo? Yung mark pala na yon para sa mga servants of God ay ano? Protection po yun. Okay, kasi itong 144,000 sila yung mananatili. Galing sila sa langit, ni resurrect sila sabay ng mga rapture. So tayo ngayon, papunta tayo sa langit. Sila naman, matagal na sila sa langit, naghihintay. Bakit na sa langit sila? Kasi nga, tribe of Israel yun. Wala na namang 12,000 na mamaya, babalik ka na pala natin. Anong ibig sabihin nito? Para natin malalaman kung sino pa pala ito, no? Nabasa natin ito kanina, they sang as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders. No man could learn the song but the 144,000 which redeemed from the earth. These are, so i-define ngayon sa atin, i-describe yung mga 144,000. Sino ba yan? Sabi sa chapter 7, sila ay 12,000 from each tribe ng Israel. Dito naman sabihin, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. Naintindihan niyo ba yung virgin? Wala pang asawa. Okay? Mga binata pala to. Hindi lang yun. Sabi na, these are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. So, mga Kristiyano to. Mananampalataya. Ano pa? These were redeemed from among men, being the first fruits of God unto the Lamb. So, ibig sabihin, mga mananampalataya, pag first fruit, yung pinaka-cream of the crop. Ibig sabihin po nun. In their mouth was find no guile. Hindi nagsisinungaling. Hindi nanluloko. So, mga mabuting tao to. Servant of God nga eh. For they are without fault before the throne of God. So, yun na nga. Perfecto ba yan? Hindi naman. Ibig sabihin lang is, talagang kukumpara mo sa iba, maayos na maayos sila. Amen? Walang masasabi sa kanila. So, yun na po yun. So, ang tanong ko ngayon, bakit natin nasabing mga ligtas na to? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, wala nang ganyan sa Israel. Kasi nga, wala nang Israel ngayon. Yung Israel dyan sa Middle East, hindi na Israel yun. Hindi mga mananampalataya yun. Galit sila kay Jesus. So, hindi yun yun. Diba? So, sino itong mga to? Yung mga dati nang namatay, and ngayon, bubuhayin ng Diyos. Eh, tayo naman, binuhay din tayo, diba? Kung tayo namatay na, bubuhayin tayo. Yung mga buhay pa, kasama nung mamatay, mararapture tayo, punta tayo sa langit. Pero sila, baliktad. Sila naman yung bababa. Bakit? Kasi sabi dito, yan. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So meron daw everlasting gospel. Andito na yung gospel, pinapangaral na natin. Ba't pala na kailangan yun? Kasi nga, alis na tayo dito. So ngayon, yung 144,000 ang bababa, sila yung magpipreach sa mga matitira. Eh, ba't sila, di ba, pinaparusahan sila, meron pa rin dumaliligtas. So, dyan lang kami nagka-conflict ni Pastor Padua eh. Sabi niya, wala na daw mauliligtas.
Pero na, ang malinaw dito, mayroong gospel, ipipreach pa sa kanila. So, para sa inyo, wala maliligtas. May maliligtas pa dyan. Okay? At na-aaral natin yung chapter 11, kung naalala nyo. Anyway, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of this judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, medyo bagong topic na naman to. Yung Babylon, sino yung Babylon? Later, sila ay, sabi ng mga kaibigan nating pastor sa US, sabi niya, yung US daw yan. Amerika, kasi nga, pag sinabing Babylon, naalala niyo yung, binanggit natin sa Daniel, tsaka dito sa Revelation, yung mga powerful empires, naalala niyo yun, nag-umpisa sa Egypt, ano sumunod sa Egypt, Assyria, so saka pa yung Rome, no? So una is Egypt, Assyria, Medo-Persia na ba? Hindi pa. Babylon muna, Babylon, pangatlo, and then Persia, Medo-Persia, and then Greece, and then Romans. Okay? So yun po, lahat yung mga empire na yun, mga pagan and mga wicked po yan. Bakit natin alam? Kasi ganyan po yung mga taong gahaman sa kapangyarihan. Gahaman din sa pera yan. Pare-pareho. At ang religion nila madalas ay hindi, ay talagang lagi, no? Galit sa tunay na Diyos. Ganyan po yan, kaya kung pumatay silang tao, wala silang pakialam. Kahit sinabi ng Diyos na sacred ang buhay ng tao. Bakit nila pinagpapatay, wala silang pakialam kasi nga, mga kampon sila ng demonyo. Amen? Ginagamit sila ng demonyo. So, sabi kasi, kaya sabi ng mga ano, yung US daw, parang ganun ngayon. Kasi napaka-pangyarihan ng US ngayon. Okay? So, sino yung malamang na Babylon sa end times? Kunwari, dumating ang Panginoon ng, ano ba ngayon, 2021, mga 2030, for example. Sino yan yan? Eh, wala namang iba tayong makitang empire na ganun kalakas ngayon. Meron ba? Russia, wala na yun eh. May konti lang silang pang-asal ng mga puwersa. Pero pag naglaban yan, hindi yan ano, hindi yan lalaban sa US. So, kaya sinasabi dito, yung Babylon is yung United States. Okay? So, yung theory nila na sa ngayon, nag-agree ako kasi walang iba eh. Later natin pag-aaralan niya kasi dito hindi pa sila detalye. Yung sinabi lang dito, parang ano to eh, pag inaral mo to parang chapter 14, after na sabihin yung mga 144,000, diniscribe dun, may mga sinabi siyang mga bagay na parating pa. Okay, so itatake natin sa mga succeeding chapters. Pero this time, sinabi lang dito, parang na-force silang ni John, at dahil sinabi ng angel na isang araw yung Babylon, that great city will fall. Sinabing will fall, masasakop sila. Sa palagay niyo, masasakop ba ang US? May idea ba kayong gano'ng kapangyarihan ng US? Gano'ng sila kayaman? Lahat ng buong mundo, mayroon silang base militar. Alam niyo ba yon? Pag mayroon silang sinabihan na ito, kailangan natin itong ano, pasabugan natin to. Tatawag lang yun. Pasabugan nyo. Gano'ng sila kalakas ngayon. So, pero yan ay, pwede ba silang masakop pag pinagtulong-tulungan yan? Amen? Pwede yan. At yun sinasabi dito eh. Yung sabi dito, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Dami, no? Ano yung fornication ulit? So yung, alam nyo ba yun? Nagsisiping ng di mag-asawa. Okay? Premarital sex or hindi. Basta yun na yun. So, bakit dinidescribe na ganun yung nag-fornicate yung Babylon? Kasi nga po, kung alam nyo, kahit yung US, saan ba nang gagaling lahat ng kasalanan ng tao ngayon sa panahon natin ngayon? Sino nagpo-pondo niyan? Sino nauuna dyan? Yung Hollywood films, di ba? Amerika, ganun din yung mga pornography, sila din. Actually, yung mga Hudyo na nasa US. To be more specific, okay? Yun ang totoo. Nasabi dito, galit ang Diyos sa kanila, later sila ay gufol. Ibig sabihin, masasakop sila.
Kasi nga ay parang sila yung ano eh. Andun lahat ng kalokohan ng mundo. Amen? Kademonyo yan. Anyway, so yun yung nakita niya. Later i-discuss yun yung details. Verse 9, the third angel. Hanggang dito lang siguro tayo. And the third angel followed them saying with a loud voice, if any man worship the beast in his image and receive the mark of his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture to the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. So, anong sabihin nun? Yung lahat na nagpatatak, okay, ng pagbakuna, then, sabihin, parang ganun, okay? Yung nagpatatak ng credit card sa noo, tsaka sa, hindi ito yung 144,000, ito yung mga kalaban ng Diyos. Yung sumamba sa beast. Okay, naalala nyo pa yung beast, ito yung pinaka, anong pinagkaiba ng Babylon sa beast? Yan, yun ang magandang tanong eh. So, I believe yung beast kasi yun yung nation. Yung Babylon, I believe ha, siya yung nakasakay dun. Later, sasabihin niyo yung Babylon. Siya yung ano yung sabihin nakasakay dun? Ibig sabihin, siya yung nakikinabang. So, I believe ito yung mga elite na tao, mga Hudyo yung iba dyan, hindi lahat. Pero siya lang yung nakikinabang sa yung kalakasan itong beast na to, which is yung kung tama yung theory, yung US yan. Sino-sino man nakikinabang? Hindi lahat ng Amerikano nakikinabang dyan. Ngayon, yung iba, yung katulad lang natin, iba dun. Mga lang din. Laborer. Pero yung mga elite dyan na nakinabang sa US, sila yung Babylon, I believe. Okay? So, pwede kaya minsan ini-equate yung beast saka yung Babylon. Kasi nga, nagtatugma sila eh. So, yung Babylon, siya yung nakikinabang dito, di kinokontrol niya to, definitely, yung beast. Okay, so sila yung paparusahan ng Diyos. Okay? Nainggit pa kayo sa kanila, wag. Ganda na sa langit. Okay, ngayon, makapangyarihan sila dito, sina Bill Gates, sina, sino man yan, Jeff Bezos, na, sino man yan, Obama. Oh, kasama yan eh. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. So, saan yun? Sa impyerno. Okay? Kaya pansinin nyo dito, ang bilis nung sa Revelation 14, medyo mabilis yung succession yan kasi uulitin yan. Sa mga, especially in Babylon, ilang chapter yan eh. Okay? So, smoke of their torment, sa impyerno yan. At yung mga andon, syempre yung beast later, and then pati yung mga sumamba sa beast. Kaya huwag kayong sasambay sa Satanas. Amen? Pag dumating yan, ako ang pinakamagaling dito. Businessman ako. Pag-iisahin ko ang buong mundo. Lahat kayo may laptop, lahat kayo may magandang, ano gusto mo, bahay. Bibigyan kayo lahat ng Antichrist. Sambahin nyo lang siya. Sambahin nyo siya lang. Sa Antichrist, kalaban ng Diyos, sambahin nyo. Huwag. Kahit ano pang ibigay sa inyo yan. Dahil, sa impyerno ka naman. Amen? Pero ligtas na ba kayo? Yun ang siguraduhin nyo. Kasi pag hindi, kayo yung maluloko. Yung mga ligtas na totoo, hindi maluloko. Okay? Here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So yun. Kaya lang sinabi yun. Ibig sabihin nga, tayo, hindi tayo maluloko. At kahit pipilitin na tayo doon, hindi tayo mag-agree doon. And then I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Ito po, anong sabihin nito? Kasi ito na po yung tatakan, ito na yung great tribulation. Again, kung i-relate mo dun sa Matthew 24 and sa Revelation 6 and 7, pagkatapos ng tatakan na yan, great tribulation na yan. Ang kalaban na ngayon ng beast, yung mga Kristiyano na. Yung kanina, yung tatakan, hindi ka makabili. Saan ka pupuntahin dun? Tutugis, alam ka na magnakaw ka. Eh, hindi ka pa rin i-agree na magtanim ka lang dyan. Hindi pa rin. Dapat lahat kayo sumamba sa demonyo. Eh, ayaw mo naman. So, hahantingin ka nun. So, ang gagawin mo, magtatago ka. Pero mahirap yun. Okay? Kaya sabi dito, kaya blessed sila, ibig sabihin, mas matindi yung reward nila. Hindi sinabi dito, pero ang hirap nun, diba? Sinong gusto umabot dun? Iba, kaya nga naniniwala sa pre-trib, ayaw dun eh. Mahirap yun. Eh tayo, mamatay rin lang tayo. Di magsinligod na tayo sa Diyos, di ba? Lalo tayo maglinigod sa'yo, mag-soluining pa tayo doon.
Parang ganda yan para sa tabaho. Parang ito yung OTPay ba? Gusto nyo yung OTPay? Hindi nyo paalam yun, no? Sa amin dati, pag pinilit kami magtrabaho, kunwari, holiday, eh, tapos umabot pa ng inabukasan, ang laking sweldo mo nun. Kunwari, sumisweldo ako ng 1,000 isang araw. Pag holiday, ganyan lang ako, doble yun. Pero the same lang yung ginagawa ko. Intindihan nyo ba yun? Ganun tayo dito, pag tribulation, great tribulation na, yung soul win, pag naka, ngayon, sa panahon natin, pag naka soul win ka, isa, dalawang, kuna, isang tao, siguro, sabi natin, reward mo dun is, kunwari lang, 1,000,000, heavenly currency, kunwari, ganun. Okay? Pero pag great tribulation na, isang kaluluwa, 2,000,000 agad. Yung sinasabi dito, hindi specifically sinasabi, pero pag nirelate mo sa mga natutunan natin, yun, bakit, diba? Kasi itong time na to, hanggang ma-rapture, talagang mahirap na. Kaya sabi dito, that they may rest from their labors and their works, do follow them. So, sabihin lang noon na talagang ginagawa nila yung tama. Okay? So, nagpasa natin, and I look and behold the white cloud. Ito na. Ano tong event na to kaya? May nakita siyang white cloud and upon the cloud, one sat like unto the sun. Sino kaya Son of Man? Si Jesus yan, di ba? Having his head, a golden crown, and in his hand, a sharp sickle. Ito yung unique sa Revelation 14, yung sharp sickle na yan. Wala sa iba eh. Doon sa Matthew 24, yung angel lang meron yan. Hindi ko alam bakit dito, siya yung may sharp sickle. Siguro ganun din, kinukumad niya lang yun eh. Okay? Pag sharp sickle, alam niyo ba yung sickle, mga bata? Yan ay pang-ani. Pang-ani. Matala siya. Paano kayo kamatayan? Alam niyo yung kamatayan na ano? Pang-ganon. Pang-gapas na tawag ata dyan sa atin. Pang-gapas. Okay? So may hawak daw ganon. Pang-ano yung pang-ani. Okay? No, wala na tayong time pala. No? So dyan muna tayo magtatapos. Magandang iyan ito eh. Pero dyan muna tayo magtapos ha. Nakabitin, no? Pero itakil natin yan next time. Amen? Ah, nag-guide din din tayo. So, natutunan ba? May question ba? Ayan. So, later, kasi nag-ano tayo, di ako na internet. Pakita ko si Sikel, tsaka yung chart. Paalala niyo sa akin. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa Revelation chapter 14, first part, Panginoon. We pray na kayo po ay po kang maunawa sa amin yung mga bagay na discuss, Panginoon, sa free time din namin. Aralin po namin ito, Lord, dahil importante na sa panahon namin ngayon, Panginoon, nakita namin marami nag-search about 666, kung ano man yan. We pray na kami po, Panginoon, dito tinuturuan niyo po kami, Lord, na ano yung dapat namin gawin, di dapat matakot, lalo po dapat kami maging matapang, hanapin yung katotohanan, at ano yung dapat namin gawin, makita naman namin walang iba, Panginoon, hindi maglingkod pa rin tapat sa inyo. Kung kaya, Panginoon, mag-accelerate pa nga sa paglilingkod sa inyo. So, I pray na I bless you pa rin ang series na ito ng Revelation, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.